Hoy, may sundo ka? Wala. Magsakay ka? Dito lang to. Sabay ka na. Sige. Sabay ka na. Ito, may ano. Content tayo, content. Ito try ko lang or ito test ko lang tong ano natin. Settings. Kung saan yung pinakamaganda kong night settings. Kung yung ISO 800 or ISO 400. 'Yon. At tayo'y wala na kasi tayong ano. Wala na tayong naka-schedule na upload kaya kailangan natin mag-content ngayon. Kahit gabi na, tinamad ako mag-content dahil sa ano, sa address verification number. Ngayon ko lang nalaman na ano, na may mas importante pa pala sa 1000 subscribers na kailangan mong ma-reach at 4000 watch hours. Kasi may pinaka-final step pa pala bago mo matanggap ang iyong sweldo sa YouTube. So, yun ay ang address verification number. So, magpapadala ng letter si Google AdSense sa address mo or sa postal office ng probinsya nyo at doon nyo kunin. Or kung madideliver sa'yo, kung nagdideliver ba yung post office nyo dyan, hintayin nyo na lang sa bahay nyo. Pero kung taga-probinsya kayo, magandang bisibisitahin nyo na lang sa post office para ma-encode nyo na kaagad. Kasi madalas at malamang hindi papadala sa bahay nyo yan. Medyo tinamad ako kasi nga dahil doon sa verification number na yon. Yun, ngayon ko lang nalaman, ngayon ko lang na-realize na may wala palang silbi ang kahit na anong kita mo sa YouTube or views or subscribers or watch hours kung wala kang address verification number. Dahil pag hindi mo kasi na-encode yung PIN ng address mo, hihinto yung ads sa channel mo after 4 months mong i-request. Yon. Ganun ang kalakaran sa verification number para sa address mo. Yun yung pinaka last step na kailangan nyong gawin at kailangan nyong malaman dahil wala ano talaga pagka hindi nyo na encode yan, wala talaga kahit na anong gawin nyo, hindi kahit kumita pa yung channel nyo ng million sa 4 months, hindi nyo makukuha kung hindi nyo ma-encode yung PIN. So yun. At the same time, nagte-test tayo ngayon ng night settings ng ating Insta 360 X3 para kung sakali na halimbawa kailangan talaga nating lumakad ng gabi, may automatic tayong setting. Meron naman naka-program na rin naman 'to kasi naka-customize na yung settings ko, night settings. Kasi meron ka namang pwede ka namang mag-customize ng settings mo sa Insta 360. Kaya pipindutin mo na lang, so tapos i-re-record mo. At 'yun, wala. Pero syempre, pag night settings mabusisi talaga 'yan. Kailangan mong alamin talaga yung pinakamagandang setting kasi ang pinakakalaban mo diyan yung grains sa video.
Kasi kung mapapansin nyo, kung medyo familiar kayo, di ba pag gabi, medyo pagka mahina-hina yung camera mo, eh medyo nag-grains, parang lumang TV yung pinapanood mo. Yun, ganun ang nagiging epekto pagka mali ang settings mo. Ito, medyo madilim talaga dito kaya masusubukan natin yung ating night settings. Yan. Tingnan natin to kung anong meron dito. Yan. So, nandito ang ating mga tropa. Yeah! Kaway kaway! Hindi ko mandar. Nakailang upload ka kanina? Good. Mabagod yung cellphone ko. Si Rix My TV nga pala. Ah, Ricky. Ricky My TV o Rix My TV? Ako yung nag-comment doon sa'yo na Ricky. Yap. At saka Ricky TV. Ricky My TV. Rick. Rick My TV. Yun. Subscribe nyo siya. Mga mga pare, mga tol. Subscribe nyo siya, Rick My TV. Nagano ako ngayon, nagte-test lang ako ng night setting ko kung okay. Kung hindi ba ano, nagigrains. Ano na? Ano tinitest mo? Night settings. Yung settings ng camera kung ano pinakamaganda. Okay, okay, okay. So change settings tayo. So, anong sinikon mo? Ito, itong settings ng camera ko tuwing gabi. Ano nga yung vlog mo? Kuya DTV. Saan mo yung mukha mo? Eh, yung camera ko nasa helmet ko eh. What's up, guys? So, what's up? O yan, para makita ko. Live po tayo ngayong napapakinggan at napapanood dito po sa Rick My TV. Yeah! So, ang gamit natin ngayon ay ISO 400. So, itatry natin ngayon sa gabi ang ating settings. So, subscribe to Rick My TV. Matagal na siyang nagko-content, nagba-vlog. Kaso nga lang, ang maling ginawa niya, nagre-reuse siya ng videos ng iba. So, hindi natuloy ang monetization niya. So, ayun. So, kaya pagka gusto nyong mag-channel, Uy! May sundo ka? Wala. Magsakay ka? Ito lang to. Sabay ka na. Sabay ka na. Ito, may ano. Yan, kung mapapansin nyo, wala siyang dalang cellphone, headset lang ang pinapaikot-ikot niya. Or siguro merong cellphone siya sa bag niya. Dito yun, no? Okay. Helmet. Huwag mo kalimutan. Okay. Ayo. Okay. Minaximum brightness ko yung mga videos para may ebidensya ako. Meron kasing kwento yan sa likod ng videos na yan. Kaya gusto kong makita ng malinaw kung ano yung mga pangyayaring naganap. At para may maipakita rin akong ebidensya na malinis ang konsyensya ko. So, sa tao na sumugod pa sa amin para mambintang, ito po, kita nyo naman.